Hoy, bibigyan din namin ng atensyon, papuri at pasasalamat at pagpapahalaga sina Julian San Jose at Estelle ng SB19 dahil nga po sa kanila nakaraang two-night concert sa New Frontier ay dalawa rin po sila sa mga personalidad, mga iniidolo ng ating mga kabataan, ng ating mga magulang, ng ating mga katimambetable na nagbalita sa akin na talaga namang ginamit nila or nagamit nila yung kanilang two-night concert para makalikom ng mga donasyon in kind or in cash na sa mga mula sa mga generous po nila mga fans at mga supporters. Kaya tuwan-tuwa, palakpakan po natin na nangyari ito nung a few days ago. Today is July 31, last weekend, 'di ba? Na Sabado Linggo 'yon sa New Frontier nga po dahil biglang nanawagan itong sina SB19 member Stel na sa mga fans nila at followers na kung may mga, alam mo yung mga used clothing, may mga maibibigay silang hindi naman na nila masyadong ginagamit or napapakinabangan, pwede pang mapakinabangan ng mga nawala ng mga damit, nawala ng mga gamit sa bahay, dalhin ito sa mismong venue ng concert, which is sa New Frontier, para doon. Kaya nga nakakatuwa, tapos si Julian San Jose ganun din. So yung mga nagpuntahan na noon for two nights ay ang bongga-bongga kasi nakita natin sa mga balita at nabalita nga at naikwento rin sa akin na mga nanood ng concert mismo na talaga daw talagang nag-mobilize o na-mobilize nila yung mga fans and supporters nila, you know, para magbigay ng mga donasyon doon sa ano. Ang asaya lang kasi 'di ba, bumili sila ng ticket para manood lang sana ng concert, but the thing is, nagkaroon ng kalamidad at naging perfect timing yung concert nilang 'yon para manawagan sila at tumingin ng tulong, hindi naman sa pilitan. And yet, yung mga nagpunta doon at yung mga talaga mga fans nila ay talagang nagbigay ng kanilang bahagi ng kanilang mga sarili dahil syempre bukod sa may mga nabilitaan tayo na kahit yung mga ibang sponsors nung two-night concert ni Estella at saka ni Julian ay nag-abot din ng financial na tulong para nga doon sa naging ano nila naging parang panawagan na tulungan yung mga ibang mga sa tingin nila ay hindi pa naaabot o nararating ng tulong dahil nga po sa nakaraang sakuna. O di ba ang saya na? I'm sure magandang naging show kasi nga ayos sa kwento. Talagang bigay na bigay si Stel. Very confident na siya on stage kasi di ba ang SB19 binibigyan na sila ngayon ng pagkakataon na magkaroon sila ng mga individual ng career. Although as a group, sikat na sikat pa rin sila at numero uno pa rin silang kinikilalang boy band dito sa ating bansa na nakakalabas ng at nakakatawid sa international. Habang si Julian naman ay alam nating aktres at mahusay ding artista and singer and performer. Ako mismo nagulat din ako na ang galing-galing, nakita ko na ang galing-galing pala niyang sumayaw. Nakita ko yung mga the moves niya doon na para mga Sara Geronimo pag nagko-concert. Ang husay niya, kaya naging versatile ang dating niya sa akin at parang all around ano pala siya, performer doon sa two-night concert nila. And ang ganda nung pag-gel nila, yung kombinasyon, yung chemistry nila, kumbaga ni Stella, napaka-husay palang komedyante nitong batang to. Dahil doon sa ilang mga videos na pinadala sa akin ng mga kaibigan natin dito sa Team Unbeatable, talagang maririnig or makikita mo doon kung paanong magpatawa, kung paanong mang-okray itong si Stel na yun na nga. At naging guest din pala nila doon si SB19 member Pablo. Tapos nagulat na lang tayong lahat na a few days after that concert, anong tawag dito? Ba't ka tingin dyan, Donita? A few days after the concert, lumabas na itong parang pandar na chismis na di umano nga, may isang dating member ng That's Entertainment, natawagin natin sa pangalang Robita Rosa, na napanood ko yung ilang, hindi naman nabuo pa, no? Kaibigang Romel Chica dahil sa kanyang vlog. Narinig ko yung mga patutsada niya, yung mga revelasyon ko, no? Dahil si Robita Rosa po, isang dating member ng Dance Entertainment nung 90s, ano?
90s, kasi hindi naman 2000, wala naman ang ano yun, ano. Nung 90s, at isa sa mga artista na talagang isa sa mga pogi nung araw, pero yun ang as time goes by, hindi pala natin alam magandang-maganda pala siya. Charot! So anyway, ang daming revelasyon, at isa nga sa mga na-reveal niya doon na na-reveal niya doon na boy crush daw niya itong si SB19 member Stelle. Tapos, parang sinegue niya doon sa kwentong minsan siyang nanood ng concert na nandoon si Pablo na inirap-irapan siya. Na ang dami naman nagtatakas. Hindi lang kasi nalinaw. O ako rin kasi hindi ko natapos yung vlog. Pardon, at patawarin niyo ako, sana magbigay kayo ng feedback. Kasi doon sa napanood ko, hindi ko rin maintindihan kung magkakilala ba sila or what, or nagkaroon man lang ba ng kwentro. Kasi si itong Robita Rosa, ngayon parang pinalalabas na involved pa rin siya sa mga ibang, sa ilang mga activities sa showbiz, gaya ng pagpo-produce, kasi yung isa sa mga naging lover, naging lover niya na si Joed Serrano, na dati ring kapanabayan niya nung 90s sa Dots Entertainment, ay producer din ito ng mga concerts. At minsan nga napupuntahan natin yung mga concert na pinoproduce ni Joed, na sabi pa ni Robby is may utang sa kanya or so what. So, naisegue ko lang po dito sa naging concern, no? Kasi nga, a few days after, lumabas yung intrigan na yun, at parang ang daming nagulat, nagtaas ang kilay, nagtaka kasi parang out of the blue, bakit itong isang Robita Rosa ay magkukwento ng kung ano-ano, dahil siguro nakikita nga lalo ngayon na ang init-init ng mga members, or ang init-init pa rin ng SB19, particular nga itong si SB19 Stelle member, at saka itong si Pablo, na si Pablo na nga ang bagong addition, siya ang pumalit kay Chito Miranda sa very soon na mapapunod nating The Voice Kids. Diba? Kasi yung The Voice na yun, diba? Nakuha na nga po itong The Voice Kids na itong franchise na ito ng GMA7, at napanood na natin yung last season nila doon. Pichino Miranda, Billy Crawford, si Julie Ensano, si Stelle. This time, nawala si Chito Miranda, at ang ipapalit na nga po sa kanya is si SB19 member Pablo. So, kinikonek-konek lang natin na parang dahil ba sa init, tapos meron pang Karen Davila issue yun, eh, kasi parang may isang issue din na binash ng binash si Karen Davila, kasi parang nakalimutan niyang i-mention yung SB19 doon sa isang naging report niya tungkol sa mga nauuso at nagiging kilalang international mga boy bands or girl band or K-pop or band dito nang nanggaling sa Philippines or mga talent dito sa Philippines. Nakalimutan niyang i-mention yung SB19. So anyway, dahil sa mga issue na yan, ang init talaga, ang daming usapin, ang daming mga chika tungkol dito sa SB19, particular nga kina Stelle at saka kay Pablo. Tapos biglang, puk! Sumingit itong sinasabing di umano sa palagay, sa pantahan ng isang Robita Rosa, ay may relasyon daw di umano. Nakakaloka ka, Robita! Nang makita nga natin yung, makita ko nga siya sa picture niya ngayon na medyo, syempre, medyo nagkaedad na, tumandanas, as we say, nag-iba na rin ang itsura niya, tapos naging long hair na rin siya. Ang dami niyang pasabog na siyempre lahat nagtataka, dahil nga siguro sa social media, dahil sa technology, dahil sa tinatawag nating digital world, yung mga lumang-lumang issue, hindi nga ako magtataka kung yung mga 60s issue, di ba, kahit nga mga patay na gusto pa nilang buhayin, ano. But anyway, nakonek lang natin, ang pabati pa rin natin sa SB19 members Stelle, kay SB19 member Pablo, at kay Julian San Jose, dahil sa matagumpay nilang concert. Kasi ang topic naman natin ay tungkol pa rin sa kung paano nilang na-maximize yung pagbibigay nila ng entertainment via concert, tunay concert, tapos nakatulong pa sila sa maraming nating mga kababayan na talagang sa tingin naman natin ay parang karapat-dapat din bigyan ng tulong, kahit pa through mga donation ng mga used clothing, mga pagkain, at kung ano pang pangangailangan nila, dahil dami nga pong nawala ng bahay, nawala ng mga gamit sa kanilang mga tahanan. O, diba? Saya lang na ganun. Tapos, sinegue-segue na lang. Kumbaga, nag-connect na lang po yung mga kwento po natin tungkol yan. But then again, congratulations! Buhay kayo, Julian San Jose. Mabuhay ka, Stelle. I'm a big fan. O, huge, huge fan. Mukhang talagang tumantuwa ako sa'yo. And of course, kina kay Pablo at sa iba pang members din ng SB19, dahil sabi nga namin, o kung nakalimutan man kayo ni Karen Davila sa kanyang feature news,
eh kami dito sa Unbearable Channel ay laging nasubaybay at nakatutok sa inyo at nakasuporta sa lahat ng mga magagandang bagay na ginagawa ninyo para sa ating mga kapamilya, kapatid, kapuso at mga ka-team Unbearable. Ako ang inyong lingkod, nagpapasalamat din po ako sa aming mga sponsors, ang Bet Nabos po. Thank you very much. Just one night. Walang peace sa Indigo Boys. Aga.